Yun na nga, guys. Kumusta po kayong lahat dyan? Ako po si Tony Fridge at kasalukuyang nasa Dubai. For today's video, guys, gusto ko lang naman pong sagutin yung mga tanong sa mga nag-aalala ng mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan na nasa Pilipinas, kahit yung mga nasa ibang bansa, na mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko rin, nagtatanong sila kung ano yung kalagayan ngayon dito sa Dubai, or kalagayan ko ngayon, or sitwasyon ko ngayon dito sa Dubai, matapos po yung malakas na pag-ulan at pagbaha na naganap nung nakaraang Martes. Unang-una po sa nangumusta sa akin yung partner ko na ngayon nasa Cebu. Of course, na balitaan niya sa mga social media, lalo na po sa Facebook, yung mga post about sa naganap dito po sa Dubai. Sumunod po yung mga pamangkin ko, yung pinsan ko, yung mga kaibigan ko na nasa Canada. Magtatanong din po yung mga kaibigan ko, mga kabata ko na nasa Manila, Cavite. May mga nagtatanong din po kung ano po talaga ang totoong sitwasyon namin dito sa Dubai. Konting backstory lang naman kung ano po yung nangyari. Actually, hindi ko siya inintindi. Papasok po kasi ako doon Martes. Pero umuulan na po, nagsimula na po yung ulan nung madaling araw pa lang. Yun na nga po, madaling araw pa lang, malakas na yung ulan. Tapos yung kasamahan namin sa bahay, nag-advise na siya na magdala na kami ng mga tsinelas, ng payong, or protection sa ulan, or sa baha, sa mga mangyayaring baha. Yun na nga po, maraming hindi nakinig. Wala pong nakinig sa amin. Lalo na ako. Tsaka hindi po talaga ako sanay magdala ng payong or mag-chinilas papunta ang trabaho. Kasi wala naman pong nag-expect sa amin o sino man sa mga mangyayari, sa mga sumunod na oras sa araw ng Martes. And sa araw po na yon, ang schedule ko pong duty ay sa Dubai Mall. Doon po ako mag-duty sa araw na yon. Yun na nga po, pagdating ko po, actually, paalis pa lang po ako ng Al Riga Station. Walang baha, totally walang baha, wala ring ulan. Kaya, sino mag-expect? Pero, nung nasa ano na kami, Union Station, Burjuman, lalo na po paglabas namin ng tunnel at nasa ano na kami, papunta na kami ng EDCB Metro Station. Doon na po ako doon ko na po napansin yung napakalakas na bugso ng ulan. And mararamdaman, maririnig mo yun sa atip ng train. Napakalakas po talaga ng ulan. Tapos tutuloy-tuloy na po yung ulan hanggang sa nakarating ako ng Dubai Burj Khalifa Metro Station. Paglabas ko po, pagbaba ko po ng Metro Station, doon na po ako yung sa daanan ng tao. Nakatingin po ako sa labas. Grabe po talaga ang ulan. Which is nung mga oras na yon, nagsisimula na pong buma. At yung mga tao doon sa baba, naghihintay ng bus na masasakyan nila, bumabalik na po sa loob. Kasi nagsisimula na po tumaas yung tubig doon sa baba. Kasi yung mga tubig or bagsak ng ulan, grabe po yung, yung agos doon sa mga kalsada. Yung mga galing sa building, yung mga galing sa mga... Basta galing sa Metro Station, yung bumabagsak sa semento, sa kalsada, grabe na po talaga yung baha. Tapos ayun, wala pa rin sa akin yun kasi tayong Pilipino kasi kahit saan tayo dalhin ng tadhana, pagdating sa baha, baha ka lang.
Pinoy kami. Pinoy ako. So, ganoon na kasi tayo. Sanay na tayo sa mga ganyan eh. Which is, wala lang sa akin. Tuloy-tuloy pa rin akong pumasok. So, yun, lakad ako papunta na sa mall. Yun na nga, nasa mall na ako. Pagdating ko mismo, doon sa ground level ng mall, which is the Dubai Mall, nagtataka ako kasi doon mismo sa luxury or sa fashion avenue, marami na pong naglilimas ng tubig ng mga gwardiya, ng mga maintenance, mga janitor. Ang dami na po nilang naglilimas ng tubig doon. Which is may store kami na malapit doon sa area na yon. And of course, Dubai Mall, pinagbabawal po talaga ang pagkuha ng mga videos, lalo na po ng mga pictures na pinupost sa social media. Sinundan pa nga po ako ng gwardiya. Kasi akala niya, habang may minimessage akong kasama ko sa trabaho, akala nila, nagbibideo ako or kaya nakukumukuha ako ng picture. Which is tumatakbo yung gwardiya habang paalis ako at sinundan ako. Gusto talaga niyang tingnan yung cellphone ko kung ano yung nakalagay doon. Which is pinakita ko naman sa kanya. Actually, gusto ko talagang kumuha ng picture o kaya video. Pero nung sinin niya sana ako nung gwardiya na nasa baba, wag daw. Sino ba naman ako para hindi sumunod? Hindi na ako kumuha ng video or picture. So umalis na lang ako kasi paawal, di ba? Pero sinundan pa rin ako. Yun po mga oras na yon, siguro mga 8:40 in the morning. Yun, ang in ko kasi 9 a.m. So, duty na ako ng 9 a.m. Which is hindi ko na nga pinapansin. Oh, wala yung ulan na yan, konti lang yan. Parang mga ganung bagay. So, continuous na yun. Siguro mga mid of the day, mga alas 12, parang naramdaman ko parang ang dilim ng paligid. And kasi clear po yung roof, mga shop namin sa baba, yung roof sa taas, clear po na glass yan. Which is makikita mo talaga yung dilim. Yung dilim ng taas, yun ang langit. Doon ako nagtataka, bakit ganun? Umulan na kayo ng umaga. Bakit ngayon katanghalian ang dilim-dilim ng paligid? Doon ako nagsisimulang magtaka, parang hindi na to normal. Pero anyway, ulan ka lang, baha ka lang. Ganun, di ba? Ganun tayo eh. So, hindi ko naman masyadong pinapansin yan. Hanggang sa nga, yung mga hapon na, kasi ang totoong unos, matatawag kasi natin unos yung mga ganong klaseng ulan eh. Actually, nagsimula siya ng mga 2, 3, 4. Hanggang alas 5 ng hapon. Yung mga oras na yan, ang ulan ay tuloy-tuloy at napakalakas. Napakalakas. So, yung baha sa mall, hindi na po kayang pigilan ng tao. May mga parte ng mall na umaawas po yung mga pipes nila, yung mga drainage nila. May mga shop na nagsara kasi may mga tubig nang umaaga sa ceiling. Pumuputok yata yung mga pipes nila doon. Hindi na po kaya ang tubig. Yun po yung mga lower ground. Kasi yung shop namin na sa ground floor, may lower ground pa po yan. Napakaraming shop pa po dyan. Kaya ayun. Nag-aalala na po lahat kasi, pero you know what, ang nakakatuwa kasi kahit bumabaha, nagsha-shower na, hanggang tuhod na po yung tubig sa lower ground, yung mga turista, yung mga nagsha-shopping, eh tuloy-tuloy pa rin. Kiber, wala silang pake. Anong mangyayari dyan? Wala silang pake. Nasa Dubai sila, nagbabakasyon sila, wala silang pake. Diba? Ang mga nag-aalala talaga ay yung mga staff. Kami, hindi masyado. Swear, hindi masyado. Initially, mga kaibigan, ang out ko po talaga doon nung Martes ay alas 6 ng gabi. Kaya lang,
may shop kami na kailangan naming matapos kasi meron kaming visitor. Sa ngayong coming Monday, dapat bukas. May visitor kami dapat bukas. So, tinapos namin yung setup. Kasi meron ng bisita, CEO ng brand darating. Hinintay ko yon. Tinulungan ko yung partner ko sa trabaho. Hanggang sa matapos kami. Bumabaha na po ang buong Dubai. Pero wala pa pong nag-a-announce na mag-close kami. Isarado ang tindahan. Or ano? Wala. Ngayon, ang tanong, paano po kami makauwi? Diba? Paano kami uwi? Nag-out po kami yata ng 6:40. At lahat po ng entrance na pupuntahan namin, sarado. Hindi naman lahat. Karamihan po, sarado. Ang dami na po naming entrance na pinuntahan, sarado. During that time, 6:30, pauwi kami, sarado daw po ang Dubai Mall Metro Station. So, hindi ko pa alam na alas 4 pa lang pala, sarado na lahat ng metro station. Hindi na po namin alam yan. So, ang nangyari, inikot namin yung buong mall, naghanap kami ng malalabasan. Which is, ang pinaka-option lang namin ay lumabas doon sa car lift area o sa main parking area. Palabas ng mall. So, ginawa muna namin, bumili muna kami ng... Bibili ka sana po ako ng tsinelas. Pero, since basa na po ang sapatos ko, ba't pa ako bibili? Hindi lang basa. Puno na po ng tubig yung sapatos ko. So, bakit pa akong bibili ng tsinelas? Diba? And, bumaba na po kami dun sa lower ground floor, which is yung baha ay hanggang, halos hanggang tuhod. Pero may mga area na hanggang ano lang, talampakan lang. Kasi patuloy pa rin yung mga naglilinis sa lugar na yon or sa floor na yon. Nung paalis na kami ng kasama ko, walang bus, walang car lift, walang taxi, wala lahat. Kasi lahat ng kalsada hindi po sinara. Ang pagkakaalam po kasi namin sinara ang mga kalsada. Which is may rason kung bakit hindi sila makapasok. Hindi po sinara. Sinarahan ng sadya kasi walang access. Ang taas-taas ng tubig. Nakalabas na po kami ng mall. Suot-suot ko na yung raincoat ko. Hindi na po bumili ng tsinelas. Hindi na po kailangan. Botas na, bota na po yung sapatos ko. Pakita ko sa yung sapatos ko. Ito yan. Ito yung sinusuot ko sa trabaho. Ito po, ang tubig ay hanggang tuhod. So, bakit kailangan ko pang bumili ng tsinelas kung ito'y basang-basa na rin lang? Di ba? Magbibit-bit pa ako. Pinahirapan ko pang sarili ko. Nung malapit na po ako or kami sa Zagside Road, may mga turista na pauwi sa opposite side, which is the other side naman yung uwian ko. Nagpatulong po sa akin kung paano po makapunta or makauwi sa hotel nila. Which is, ang tangi lang po namin maitutulong sa kanila ay makatawid sa kabilang panig ng Zagside Road. Ayon, tinulungan namin, lalo na ako, na makatawid sila sa Financial Center Metro Station. Kasi yun lang yung way nila para makatawid. Hindi sila pwedeng mag-cross sa highway. Kailangan nilang makyat ng metro station at doon tumawid sa kabila or bumaba sa kabilang area. And the story continues. Naglakad po ako or kami o halos lahat sa amin pauwi ng bahay. Pauwi kung saan mang mga location. Ako po, naglakad ako from Dubai Mall. Ilang kilometers ba? Check ko ulit. Nilakad ko po ay 12 kilometers
from Dubai Mall to Al Riga Station, Metro Station, or sa bahay ko. 12 kilometers, guys. Hindi siya first time na maglakad ako ng ganong kalayo. Which is half nga lang to sa nilakad ko before nung sa Cebu City pa, pag-start po ng pandemic. Ito pong nilakad kong ito ay iba naman po. Which is ang baha. Merong hanggang tuhod, merong hanggang bewang. Really guys. At hindi mo alam, wala pong mga gagat sa baha, wala pong pating, walang buaya, walang ahas sa baha. Pero hindi po natin alam kung may buhay na kuryente sa mga daanang tatapakan natin. Yun po yung nasa utak ko. Kaya kahit po anong mangyari, hindi ko alam kung kaya ba kong iligtas ng sapatos ko. Hindi ko po ginawang maghubad ng sapatos. Kasi hindi ko po alam kung anong matatapakan ko nung time na yon. Sa loob po ng 4 na oras, nilakad ko po yan from Dubai Mall to Al Riga hanggang sa makarating ako ng bahay. Yun na nga, maraming nagtatanong kung okay lang ba ako. Noong araw po nang yun, hindi po kami okay. Hindi po kami okay kasi grabe yung pagod. Grabe yung experience. Which is naman, Pilipino tayo, sanay tayo sa mga ganong sitwasyon. Kasi madalas nangyayari sa atin sa Pilipinas yung mga ganyang baha, mga ganyang unos, mga ganyang bagyo, mga ganyang ulan. Ang problema, ang layo ng ilakad. Yun naman. Yun lang naman yung naramdaman namin, yung pagod. Anything else, wala. Siguro sa part ko, wala. Siguro meron lang po yung mga pagtatanong. Bakit po walang mga emergency response sa first world country? Diba? Ang dami pong nalubog sa baha. Ang daming na-stranded. Hindi makauwi ng bahay. Yun po. Wala pong emergency response. Pero po, ganun taman. First time po itong naranasan dito. First time lang po itong nangyari. Ever. First time. So kahit sino ka man, Poncio Pilato ka, o kahit napakayaman mo pang bansa, walang nag-expect na ganun katindi ang ulan na nag-cause ng mataas na pag-agos ng tubig at baha sa buong parte ng Dubai. So, wala kang dapat sisisihin. Natural disaster po ang nangyari. Ayun, kinabukasan, actually, wala akong tulog. Wala akong maayos na tulog. Kasi, nakarating ako sa bahay around 11 na ng gabi. Or 11:30 ng gabi po ako nakarating ng bahay. Hindi po rin kasi kami makatulog kasi the next day, mayroon pong ikakasal sa bahay. Mayroon pong kasalang magaganap sa araw ng Wednesday. Eh, nagtutulungan kaming lahat dito. Ayun na nga. Pero kahit anong bagyong iharang mo sa daan, natuloy pa rin naman po yung kasal. After nung Wednesday, guys, hindi na po ako pinapasok sa trabaho. Gusto man namin pumasok kasi wala namang announce ng kumpanya namin na huwag na kayong pumasok. So, nag-try pa rin kami. Umaga pa lang, nag-ready na kami.
kasi umaga naman ako lagi. Pero wala po talagang masakyan. Walang car lift, walang transpo, walang taxi, walang metro, walang train. As in, zero transportation. So, majority po sa amin ay nananatili sa bahay. And marami, ito lang guys ha, marami pong natulog sa mall. Yung mga panggabing staff. Hindi na po sila umuwi. Sa pag-alalang baka anong mangyari sa daan. Napakaraming staff ang natulog sa mall. Kung Dubai Mall ako galing, ganun kalayo ang nilakad ko. Marami pa rin pong mas malayo ang nilakad. Kaya, pasalamat pa rin ako sa part ko. Hindi po dapat natin sisihin ang gobyerno ng UAE or ng Dubai sa nangyari. Wala pong dapat sisihin. Siguro sa mga nangyari, siguro naman natuto sila. At lalo silang naging handa sa darating pang mga disaster or natural calamities sa bansa nila. Kaya po sa lahat ng mga kaibigan ko, kamag-anak ko, mga mahal ko sa buhay, sa Pilipinas o saan man panig ng mundo, relax lang po. Huwag po kasi masyadong maniwala sa mga exagerado or exaggerated na mga post sa Facebook. Yes, dumanas po kami ng baha. Malakas na pag-ulan at ganun kalaking mga baha or kataas na mga baha sa Dubai. Pero po, tuloy ang buhay. Ligtas po kaming lahat. Meron pong may nasawi. Aminin po natin may nasawi. Pero para sa karamihan, it's a learning experience. Lalo na po sa gobyerno dito. At nagpapasalamat po kaming lahat sa mga prayers ng mga kabayan natin sa Pilipinas, sa mga panig ng mundo, para sa amin dito. Thank you po from my end. Pero po, ligtas po kami lahat. At salamat po.